Yo, what's up, Erp? Welcome back to my channel. So, ito na naman si Erp nagbabalik para sa panibago nating video. So, ngayon gusto ko lang naman i-share sa inyo ang bago ko nga ginagamit dito sa pagbablog. So, mga hindi nakakalam, ang ginagamit ko lang naman na pang-vlog is phone lang. So, never pa akong gumamit ng mirrorless camera, DSLR. So, as in phone lang talaga. So, bali ang nangyari, diba matagal nga ako hindi nag-vlog. Nung gusto ko na talagang magsunod-sunod yung mga vlogs ko, ay nagka-problema naman. Ngayon, yung ginagamit kong camera na on, mga nauna kong vlogs, ay nasira. So, ang nangyari kasi, nabasa siya. Bali, yung ginagamit ko noon na cellphone ay yung Samsung S8 Plus, which is sobrang smooth niya pang vlog, sobrang laki ng tinulong sa akin since day one yung nagamit ko. Pero sa kasamaang palad, hindi niya kinaya yung pagkatubog ko sa tubig. Kasi sa mga hindi nakalam yung Samsung na mga S-series is ano siya, water resistant. Huwag kayong papakampante na water resistant talaga kasi once na tumagal na yung phone nyo ng mga 2 to 3 years, so posible mawala na yung pagka-water resistant niya. Sobrang tagal na siguro kasi yung cellphone ko halos 3 years na. So ngayon dahil wala akong uploads ng mga nakaraang linggo or 1 kasi yung tagal ko na nang huli nag-upload, grabe halos wala talagang update. So napag-isip-isip kong i-unbox yung bago kong gagamitin yung vlogging camera. So ito siya, ayan, as in hindi ko pa siya nabuksan. Sinuggest ko dun sa pinagkuhanan ko nito sa Samsung store na wag nang buksan, na ako mismo yung mag-unbox. So may warranty naman siya kung sakali naman eh. So bali ito nga pala yung Samsung A72 na pinaka bago ngayon. Ito nga yung bagong launch nila na A-series. So bali tatlo itong sabay-sabay na nilaunch nila, which is yung A52, A52 5G at ito nga A72. So, mas pinili ko to kasi nag-base ako sa ano niya, sa refresh rate, tsaka yung display niya, tsaka yung battery niya, tsaka yung camera na rin. Kaya, ayan, pinili kong mag A72. Bago ko i-unbox to, gusto ko munang ipakita sa inyo yung mga ganap kanina, yung clip, kung kanino ko kinuha, kung sino mga nakausap ko. So, ayan, panoorin nyo na muna to. So, nandito ngayon ako sa SM, di ba? So, dito ako kumuha ng cellphone na in-unbox natin ngayon. At ito nga pala, sir. Sir, kamusta po? Balita ko po may YouTube channel po kayo. Ano po ang pangalan ng YouTube channel niyo, sir? Joel Anis. Ayun. Guys, mga gusto alamin yung mga halaga ng mga presyo ng cellphone, kahit anong brand. So, subscribe kayo sa akin channel. Visit na lang yung akin channel. Joel Anis. Huwag niyo kalimutan yung N-Y. A-N-Y-I-S. Okay. So, yun yung Anis niya. So, bali, sir, kukunin ko yung complete para ilalagay natin sa description. Para i-click na lang. Okay, sir. Ano? Thank you. Ayun sir, bali SM Lipa to, no? SM Lipa. Ayun. So sir, thank you. Thank you, sir. Thank you din. What's up? Ano pangalan mo, sir? Edwin. Ayun. Thank you, sir, ha? Thank you. So bali, okay na, nakuha ko na yung mismong phone. So ma'am, thank you, ma'am. Ano pangalan niyo, ma'am? Miss Marley Nakiyatan. So bali, ma'am, invite niyo, niyo naman sila, no? Hi guys, good morning. Visit kayo dito sa store namin. Samsung SM Lipa, lahat po ng unit available to high-end to low-end. Marami tayong sale, visit lang po kayo dito. Ayan. Thank you. Thank you, mama. Thank you. So, ito na nga ang ating bagong vlogging camera. So, phone lang yung gamit ko. So, ito na nga siya. So, ayan, as in, naka-seal pa to. Magkabila. Ayan, by the way, yung gamit ko nga palang camera is sa kapatid ko. So, cellphone din to. Hinram ko lang para makapag-vlog ako kasi wala nga ako pang-vlog na camera. So, ayan, hinram ko. At sa tingin ko, ito na yung huling hiram ko sa kanya kasi may bago na tayong phone na gagamitin natin pag-vlog. Kailan ko pa talaga pakita to? Teka lang. First time kong mag-unbox ng phone eh. Ito na. Excited ako. Ayun. So, ayan, meron siyang papel dito sa taas. At pag hinigit, ayun, meron siyang case. Ayan, may free siyang case, gel case. So, tamang-tama ito. Ano? Wala pa naman akong nabiling case. Tsaka tempered, kailangan ko pala ng tempered. Ayan, at sa loob, ayan. Ayan, quick guide. At sa harap niya, ayan, ang SIM injector pool niya. Ayan, hindi talaga makikita, parang sa langit ah. Meron siyang, ito, Samsung Care. At, ito na mismo. Yun, no? Samsung Galaxy A72. So, diyan pala bubungad na yung pinaka main features niya.
which is ito ang Infinity O display quad camera with 64 megapixel na may IOS. Tama ba? OIS pala. Asahan nyo yung mga vlog natin, talagang stabilize siguro. So, naglabas din sila ng IP67, which is water and dust resistant. Pagkakalam ko, 1 meter lang yung kaya niyang lalim at mga 30 minutes ang kaya niyang itagal sa ilalim ng tubig. Tingnan natin si phone. Ayun, ganda. Tabi muna natin to. Tingnan muna natin yung iba pang laman sa box. Yan. Cable niya. Type-C cable. Adapter niya. Yan. Para mapakita. Hello? So, ayan. Yan. Mismo. Oh, medyo mabigat din ah. Parang halos kasi bigat niya rin yung dating ang phone na Samsung S8. Yan ang design niya. Grabe oh. Quad camera. Para siyang 5 kasi kasama yung light niya dito. Natutuwa ako sa design niya kasi dito pa lang sa camera, may pagkahawig na siya sa S-series ngayon, yung pinakabago, yung S21. So, tingnan niyo naman. Grabe. Sobrang solid no? Siyempre yung texture niya, may pagkamat. Finish siya. Ganda ng texture niya, no? Yung tipong hindi masyadong babakat yung fingerprint mo kumpara dun sa mga naka-glass. Medyo naninibago lang ako kasi wala na siyang pindutan dito sa may left side niya. Halos lahat ay nandito na sa may right side. Volume niya at yung power button niya. Pero sa low part niya is nandito yung pinaka-speaker niya. Alam ko, parang dalawa yung speaker nito. Meron din yata sa taas. So, sobrang solid nito. Pagdating sa gaming, talagang surround yung pinaka music niya. Pero sa may upper part niya is yung SIM tray niya at syempre yung mic at meron din pala dito sa baba. Kabukas ko pa lang at pagka-scroll ko, grabe. Ramdam na ramdam mo yung 90 Hz refresh rate niya. Ibang-iba sa dati kong cellphone na S8 na hindi ganito kabilis. Siguro yung S8 ay mga 60 Hz lang. Sabihin ko sa inyo yung specifications ng phone na to at kung bakit ko kinuha itong phone na to. So yung display niya, meron siyang 6.7 inch FHD Plus Super AMOLED display na. So doon palang solid na. Yun ang isa sa mga nagustuhan ko sa Samsung, kahit yung mid-range phone nila, talaga namang Super AMOLED display na. Sobrang sarap manood dito, lalong-lalo na ng YouTube. Ayan, sobrang detalyado niya. Napaka-sharp ng kulay niya. At syempre, meron siyang Infinity O display. Sobrang laki para sa akin. Nakapanibago. At sa kamera naman tayo, ang isa sa mga nagustuhan ko dito ay quad camera na siya. At syempre, yung pinaka-main camera niya ay 64 megapixel na. Di lang yun, meron siyang OIS which is sobrang nakastabilize talaga yung mga video na makukuha natin. Lalong-lalo na pag nasa labas tayo nagbablog, ano? Bukod doon, meron siyang 12 megapixel ultrawide angle plus 8 megapixel telephoto. At bukod doon, hindi dyan mawawala ang 5 megapixel na macro lens niya. Sa processor naman tayo, meron siyang Snapdragon 720G na may 8 nanometer with Adreno 618 GPU. Siyempre sa memory naman tayo, meron siyang 8GB of RAM, 256 of internal storage. Di lang yon, pwede pa siyang salpakan ng external micro SD card na pwedeng mabot hanggang 1TB. Naka Android 11 na rin siya. Ang nagustuhan ko naman sa battery niya, meron siyang 5000 mAh with 25 watts fast charging. Sobrang kunot na ng battery nito kumpara sa A52 na meron siyang 4500. At bukod doon, dual SIM na nga rin pala to. Syempre yung security niya, meron siyang on-display fingerprint scanner at may face recognition unlock pa. Ayun, at syempre yung glass niya, meron siyang Corning Gorilla 5 glass. Yo, so ngayon naglalakad tayo palabas, palayo dun sa bahay namin. So tingnan natin ang quality nito, yung pagka-stabilize nitong cellphone na to. So bali, gamit ko pala yung primary camera niya na 64 megapixel. So yan ang quality niya. Check nyo naman. Ang kagandaan kasi sa cellphone na to, pwede mo siyang pagpalit-palitin ng camera habang naka-play ang video. Katulad nito, di ba? Naka 64 megapixel siya. So pwede nating gamitin yung ultrawide megapixel niya. Ayan. Alas kitang-kita lahat. Diba? Ganda. So bukod doon, pwede mo rin gamitin yung telephoto niya.
So ayan, 8 megapixel. Ayan, so ayan, medyo mauga pero kagandahan sa cellphone na to, pwede mo siyang i-lock na hindi na masyadong mauga. So bali, naglalakad pa rin ako at gamit ko naman yung front camera niya na naka 32 megapixel. Tapos yung resolution niya ay FHD at 60 frames per second. So ang pagkakalam ko, 4K ata yun. Hindi ako masyadong teke eh. Mag-comment na lang kayo dyan. Pero yan, kahit hindi naka-OIS ay stabilized pa rin yung quality ng video natin. At syempre, tama kayo nang nabasa dyan sa may title natin, sa thumbnail natin. 8K lang. 8K lang naman ang dinown ko para sa cellphone na to. Kasi yung cellphone na to, hindi ko siya kinash. Kasi yung cash nito is 23,990. Almost 4K, 24K na. So wala tayong ganun kalaking cash ngayon. At hindi natin kailangan maglabas ng ganun kalaking cash kasi pandemic ngayon. May mas dapat tayong paglaanan ng ganung kalaking pera. So bali, nag-down lang ako ng 30%, which is 8,000. So tingnan mo ng quality ng cellphone na to. So hindi ako nagsisisi na in-avail ko to. At syempre, sobrang nalilibag ako dahil yung dati kong gamit na camera na Samsung Galaxy S8i naka 12 megapixel lang, at itong gamit ko ngayon ay naka 32 megapixel na. So napakalaki ng pagkakaiba niya. Bukod doon, naka 4K na rin to. Diba? Sobrang solid. So siguro hanggang dito na lang, naman ay nagustuhan yung video na to. Dahil kung dibalik, so marami kang abangan sa mga vlogs ko. So sa mga di nakakilala sa akin, nagpa-content nga pala ako ng mga sneakers, nagbibigay ako kaalaman pagdating sa pagbili ng sapatos. Yan, sa mga mura. So sa mga bago pa lang, make sure na nakasubscribe ka at pakikalimbang na rin ang utong bell para mas update ka pa at manotify ka sakaling may bago akong upload na video. So hanggang dito lang siguro. Salamat sa inyo pagsubay. Bye ka, Herb Kabanka Kulas. Kita na lang next video.